Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng July 25, 2024 na kung saan sa ngayon ay nagbabanta na po na mag-landfall anytime ang bagyong si Karina dyan po sa may eastern part ng China. Nakalabas na po ito sa ating area of responsibility pero yung habagat ay patuloy pa rin itong hinahatak na nagdudulot pa rin ng maulan na panahon sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Luzon. Samantala, sa silangan ng Mindanao, gaya na inyong napapansin, ay meron na pong namumuo na ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. Noon, yan po ay salubungan ng mga hangin na mula sa Northern at Southern Hemisphere at dahil sa salubungan ay nakakabuo po ang mga yan ng sirkulasyon, kaya po yan tinagurian ng breeding ground ng mga sama ng panahon at nakapaloob po dyan ang shallow LPA na ating binabantayan na nagbabanta na po na lalakas ngayong weekend at ang development ito ang ating babantayan kung matutuloy po yan o hindi. At ito ang pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo ay posibleng aktibo pa rin ang karagatan sa paligid natin na bumuo ng mga sama ng panahon. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon dahil pa rin sa habagat ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rains sa may extreme northern Luzon, northern part ng Cagayan, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Northern Quezon, Batangas, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Palawan, Bicol Region at Panay Island na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan, lalo na po sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at silangang-silangang bahagi ng Mindanao, maging po sa ilang bahagi ng Panay Island. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa habagat at epekto ng bagyong si Karina, ay iwasan muna natin ang papalaot sa western seaboard po ng Luzon, northern seaboard ng Luzon, at eastern seaboard ng northern at central Luzon. Dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ng latest update na din sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!